Huwag kang mag-sorry, Lily. Akong magsasorry sa'yo dahil hindi ka muna mag-aaral ngayon. Isang taon kang maghihinto. Magkakatulong ka muna dito sa bahay para maranasan mo ang hirap ng hindi nag-aaral. Campus Love Stories. Linggo, alauna ng hapon. Dito sa 89.3 FM. Campus, ayon. This is Radio GMA. Radio GMA. 89.3 FM. Tigigaraos, City, Philippines. Hello, world. 89.3 FM. Ayon! Sa pagsikat ng araw, pag-ikot ng loob, buhay mo'y tuloy at mga taong may asawa na nga pero hanggang ngayon ay nanghihinayang pa rin na ang taong ninais nilang mapangasawa sana ay hindi naman nila nakataluyan. Ang damdaming ito ng panghihinayang, paano nga ba maiwawaglit ng tuluyan? Magandang hapon mga kabarangay, ako ang inyong Papa Bono at sa hapong ito ay inyong mapapakinggan ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kapuso nating ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay langit ang makasama ka. Siya ay si Lily at ito ang Campus Months, ikakasal na po ako. Simpleng kasalan lang. Hindi naman kasi uso ang magarbong kasalan dito liban lang sa mga celebrities, politicians, at mga business icons. Importante ang pera dito, lalo na kapag commoner ka lang. Ready-made lang ang gown ko pero maganda at bagay sa akin. Kung meron man sigurong special sa kasal ko ay ang mga bulaklak na ipapalamuti sa kapilya at saka sa reception. Expected na ito ng sino man sa mga kaibigan namin dahil ang mapapangasawa ko ay isang florist o flower arranger. Siya ay si Steven. Sa ngayon, tapos na ang mga invitation at nasa punto na ako ng pag-iisip kung sino pa ang gusto at pwede kong imbitahan sa aking kasal. Hindi naman kasi madali ang mag-imbita ng lahat ng kaibigan ko dahil alam kong malabo silang makapunta. Pero kung pwede lang ang mag-imbita, mayroon sanang isang tao na kauna-unahan sa aking listahan. Siya ang taong hindi ko kailanman makakalimutan. Ang taong inibig ko, despite of all the differences
ang taong nagturo sa akin kung paano mabuhay. Ang taong tumupad sa aking pangarap. Siya ay si Omar. Ang lalaking nasa puso ka pa rin kahit ako ay ikakasal na kay Steven. Ako nga po pala si Lily. At narito ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Noong second year high school po ako, nahinto ako ng pag-aaral pati ang kapatid kong si Kuya Marshall na noon ay second year din sa kanyang kursong criminology. Ang tatlong nakababatang kapatid lang namin ang nakapagpatuloy ng pag-aaral noon dahil nasa elementarya pa lamang sila. Nagkasakit ng malubha ang aming ama. Komplikasyon sa baga at noong malamang kanser na pala ito, ay noon na nagkumahog si Mama sa paghahanap ng pera upang maipagamot si Papa. Ako naman ang pinag-aral pero kailangan kong mag-transfer sa public school at napakaraming batas si Tita Vicky na kailangang sundin. Kapag hindi mo sinunod, tigil ka kaagad. Nasa Maynila si Tita Vic. Doon siya nakapag-asawa. Engineer sa South Africa ang mister niya at si Tita Vic naman ay may grocery store at mga paupahang kwarto at apartment sa Sampaloc, Manila. Noong makatapos si Kuya ay kaagad nag-review tsaka nag-take ng CREAM board examination pero hindi pumasa. Noong magtapos ako ng high school, ako naman ang kinuha ni Tita Vic sa Sampaloc upang ako naman ang kanyang pag-aralin. Siya na rin ang nagdesisyon kung anong kurso ang kukunin ko at nursing ang pinili niya para sa akin, matapos niyang titigan lang ang aking high school card. Hindi din naman talaga ako nagplano kung anong kurso ang kukunin ko dahil alam kong si Tita Vic ang magdedesisyon nito. Nasabi niya sa akin ito noon pa lang. Pero kung ia-assess ang aking abilidad at talino, hindi pa rin siguro sana ako babagsak sa nursing. Magaling ako sa English at math. At pinakamagaan sa dibdib ko ang maging isang teacher. Pero kahit papano ay may pangarap akong yumaman at bigyan ng magandang buhay ang mama ko at alam kong hindi ko yan madaling magagawa kung magiging teacher ako. Sa talento naman mahusay akong mag-drawing at mag-painting, mag-decorate pero lalong mas mahirap yumaman kung isa kang artist. Ang desisyon ni Tita Vic na mag-nursing ako ay hindi ko nalang kinontra dahil noong mga panahong yun ay napaka-in-demand ng nurses, lalo na sa abroad. Hindi ko man pinangarap ang magtrabaho sa ospital, hinarap ko nalang lalo na noong ipa-enroll na ako ni Tita Vic sa St. Jude College na siyang pinakamalapit na school sa bahay nila sa Sampaloc. At sa St. Jude ko na rin nakilala ang lalaking kauna-unahang nagpatibok ng aking puso. Siya ay si Wendell, ang aking first love. Classmate ko si Wendell noong second year ako. Galing siya ng UE, dating business ad na nag-shift ng nursing. Noong first year ako, nagawa kong umiwas sa mga boys na nagtangkang manligaw sa akin kasi nga, yun ang numero unong ayaw ni Tita Vic, ang magka-boyfriend habang nag-aaral pa.
Kaso nung second year na ako, hindi ko na iwasan si Wendell. May itsura kasi siya at naging napakakulit na mula noong magkasama kami para sa isang group project. Lima kasi sa group project na yon, tatlo kaming babae at dalawa silang lalaki. Sa apartment ni Lucille na nakagrupo namin, kami gumagawa ng projects namin at napaka-liberated ni Lucille. Open na open ang apartment niya dahil nasa Japan ang ate niya na nagpapaaral sa kanya. Nagkainuman pa sila noon at si Wendell ay napakalakas manigarilyo. Isang araw ay sinaway ko siya. Ang sabi ko, "Nursing ka, Wendell. Di mo ba alam na masama sa katawan ng Yossi?" "Alam ko." "Yun pala ay bakit di mo pa itigil?" "Ititigil ko lang kapag may special na tao na mag-uutos sa akin na tumigil na." Sagot niya. "Hihintayin mo pa yon. Paano kung walang dumating? Eh di lalo kang na-addict dyan." Pero ang sagot niya, "Paano kung meron? Paano kung ikaw na yon?" Yun ang nakangiting sabi niya habang nakatitig sa mukha ko. Noon ko rin lang natitigan ang mukha niya at ang mga mata niya. Parang noon ko lang nabuksan ang bahagi ng katauhan ko na humanga sa lalaki matapos kong turuan ang sarili kong umiwas sa tukso ng pag-ibig. "Bahala ka nga sa buhay mo." Ganito na lang nasabi ko dahil bahagya akong naging uncomfortable sa pagtitig niya sa mga mata ko. "Liligawan kita, Lily. Wala ka namang boyfriend, di ba?" "Bawal pa sa akin magka-boyfriend. Kaya hindi ako magpapaligaw." "Yan ang maganda," sagot niya. Muli ako napatitig sa kanya at noon ay ang basa niyang labi ang natutukan ng mga mata ko. "Masarap ang bawal, Lily," sabi pa niya. "Mas magiging exciting ang relasyon natin kapag tinatago natin," sabi niya. "Anong relasyon pinagsasabi mo, Wendell?" "Hindi tayo magkakarelasyon dahil hindi ako magpapaligaw." "Bawal," sagot ko. "Challenge siya. Gusto ko yan. At humanda ka, Lily, dahil kukulitin kita." Kapuso ay inihanda ko talaga ang sarili ko sa mga makukulit na kagaya ni Wendell. "Hindi ako magpapaligaw dahil bawal sa tita ko at gusto kong makapagtapos ng pag-aaral kaya't kailangan kong sundin ang lahat ng gusto ni Tita Vic." Kaya lang hindi naubusan ang paraan si Wendell at nakita ko kung gaano siya kadesididong mapasagot ako. Kulang isang taon ko siyang iniwasan pero ganun din katagal niya akong kinukulit. Hanggang sa aminado akong nakapasok na siya sa puso ko. Mahal ko na siya pero nagsusumigaw ang isip ko na huwag ko siyang sagutin. Kaya lang magaling siya at naramdaman niyang may damdamin na ako sa kanya. Lalo na nung birthday ng isang kaklase namin at nagkaroon ng handaan sa kasera nila. Pagkatapos kumain ay naglabas na naman ng sigarilyo si Wendell. Pero hindi ko alam kung bakit automatiko kong inagaw yun. Tsaka ko binali at itinapon. Dadalawa lang kasi kami noon sa upuan sa gilid ng bahay at doon ay malayo siyang makakapag-yosi. Tinitigan lang niya ako matapos baliin at itapon ang sigarilyo niya pero nagulat ako nang muli siyang maglabas at aktong sisindihan nang muli ko itong agawin at babaliin ko sana ulit nang bigla na lang dumapo ang halik ni Wendell sa aking pisngi. "Sige, baliin mo pa yan at hahalikan na talaga kita," sabi pa niya. Binali ko nga kapuso at tinutuon niya ang pangalawang halik niya sa akin pero noon ay hindi na sa aking pisngi kundi sa aking mga labi na. Hinayaan ko siya dahil ang totoo gusto ko talagang maranasan ang halik niya. Dampi lang naman yun ngunit ewan ko kung bakit parang kinoryente ang buong katawan ko. "Gusto mo na ako, di ba? Mahal mo na ako?" Tanong niya matapos niya akong hagkan.
Iniwas ko ang mga mata ko sa kanya noon, pero hinawakan niya ang kamay ko. Mahal kita, Lily. Siguro napatunayan mo naman kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Second year pa lang tayo nung magsimula akong ligawan ka. Third year na tayo ngayon. Bawal pa rin kasi Wendell eh. Ayokong paghinto na kinatita ko dahil gusto ko talagang makatapos. Madali lang yan, Lily. Huwag nating ipaalam kahit kanino na tayo na. Palabasin natin na best friends lang tayo. Bakit, Wendell? Hindi mo na ba talaga kayang maghintay na makatapagtapos tayo ng pag-aaral? Sayang kasi eh. Sayang ang mga araw na pwede tayong maging masaya bilang tayo. And then, hindi natin alam ang pagkakataon. Baka mamaya wala na ako. At least pag tayo na ngayon, masisimulan na nating maging masaya. Magagawa ko lalong iparamdam sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin. Kung gaano kita kamahal. Pero Wendell, natatakot ako baka malaman ng tita ko. Magtiwala ka sa akin, Lily. Mahal na mahal kita. At hindi ako gagawa ng anumang bagay na tuluyang tanggapin si Wendell at pinatunayan naman niyang mahal niya at honest siya sa akin talaga. Isinasama na rin niya ako lagi sa bahay nila sa Sampaloc din, malapit lang din sa St. Jude. Malaki ang bahay nila pero mukha itong building at marami din silang borders. Pagpasok mo sa kanilang salas, puro borders ang makikita mo. Nasa Taiwan pareho ang parents ni Wendell at sila magkapatid lang ang nakatira sa bahay nila noon. Kasama din ang tita nilang isa. Nasa baba ang kwarto ni Wendell, tabing-tabi ng salas. Pero may isa pang salas na para lang sa pamilya nila pero nasa bandang likod ito, katabi ng kusina nila. Noong una akong isama ni Wendell sa bahay nila at nagpakasiguro ako na wala siyang gagawin sa akin. Winarningon ko siya noon at sabi naman niya ay hindi siya gagawa ng anumang bagay na hindi ko magugustuhan. Kaya nung unang pagkakataong magpunta ako sa bahay nila, nagkulong kami sa kwarto niya pero nanood lang kami ng DVD. Okay, usapan namin pwedeng may halikan pero hanggang doon lang. Kaso iba din talaga kapag nag-init ka na. Lalo na't pakiramdam ko'y eksperto si Wendell sa ganon. Nung hapong yun sa kwarto ni Wendell, ay nasukul niya ako. Naging mainit kami. Parang ayaw ko nang tumanggi noon sa simbuyo ng aming mga damdamin kaya't hinayaan. Doon na ako natakot kaya itinulak ko siya. Kasabay noon ang bilis kong mag-ayos ng sarili ko, hablot ang bag ko para makaalis na pero pinigilan niya ako at humingi siya ng tawad sa akin. Noon na wala ang takot ko kay Wendell. Nangako din siya noon na kahit kailan ay hinding-hindi na siya magiging mapusok sa akin. Lahat din ang bagay inopen niya sa akin maski ang password niya sa kanyang email at Facebook account. Kapag nag-i-internet ako ay binubuksan ko ang account niya. Lalo na mga messages niya sa Facebook niya at naniwala naman ako na wala siyang ibang babae dahil puro friends ang mga nagme-message sa kanya. Noon na rin ako nagsisimulang ma-addict sa Facebook lalo na
kailangan ko na rin mag-online lagi noon dahil nasa Saudi na ang Kuya Marshall ko. Criminology ang tinapos ni Kuya pero sales representative sa isang shopping mall ang trabaho niya sa Riyadh. May isang araw noon sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-chat kami ni Kuya Marshall gamit ang YM. Tumawag kasi siya at sinabi niyang mag-chat daw kami. Kaso nung gagawa ako ng YM account ko ay hindi ko mabuksan ang email ko. Sa pagmamadali ko ay naisipan ko nalang gamitin ang YM ni Wendell at mag-come to come sana kami ni Kuya para maniwala siyang ako yun. So ganun nga ang nangyari. Nag-chat kami ni Kuya at nung magpaalam na siya dahil may pasok pa raw siya at natural ay ilalag-out ko na ang YM ni Wendell na ginamit ko, biglang may nag-message. San ka? Ganito ang message. Omar ang pangalan at sa maliit na picture ay kitang-kita ko ang gwapong mukha ni Omar. Nireplyan ko. Dito sa internet, sagot ko. Sa internet, nagsasayang ka na naman ng pera, sabi niya. Noon ay hindi na ako komportable kasi parang personal na ang susunod na usapan kahit na may pagtataka sa isip ko kung sino si Omar sa buhay ni Wendell. Kasi bakit may karapan itong makialam sa pera ng boyfriend ko? Kaya noon ay umamin na ako. Hindi ako si Wendell, ako si Lily, girlfriend ni Wendell. Ginamit ko lang ang YM niya kasi hindi ko mabuksan ang email ko. Sabi ko, agan ba? Sorry, kala ko kasi si Wendell ka. Ikaw pala si Lily, sabi niya. Kilala mo ako? Naikwento ko na sa akin ni Wendell, minsan, reply niya. Ano mo siya? Tanong ko. Utol ko si Wen. Utol as in kapatid? Exactly, sagot niya. Hindi nga. Kilala ko ang mga kapatid niya eh. Nakita ko na sila. Sabi ko. Wala kasi ako dyan. Nasa malayo ako. Anyway, bye muna ha. May trabaho kasi ako, sabi niya. Okay, ingat. Sabi ko na lang pero duda pa rin ako noon sa kredibilidad niya kahit... Kaya tinext ko noon si Wendell. Tinanong ko kung may kilala siyang Omar. At kaagad namang nag-reply si Wendell. Oo, meron kuya ko. Pero wala siya dito. Nasaan siya? Nasa Taiwan din? Tanong ko pero hindi na siya nag-reply. Kaya hinayaan ko na lang. Pero nung buksan ko ang Facebook ko, may tatlong bagong friends na nagpa-add. Isa dun si Omar at tama ang hinala ko. Nasa Taiwan din siya dahil yun ang nakalagay sa location niya. Kinonfirm ko ang invitation at tsaka ako nag-message kay Omar. Hi Kuya Omar, thanks for the ad. Ingat ka dyan. Sabi ko tsaka ako nag-surf. Nung balikan ko ang Facebook ko, may reply si Omar. Thanks din sa pag-confirm. Ingat ka din ha, and thanks pala for being there for my brother, sabi niya. Nag-reply ulit ako. Siyempre naman kuya, we love each other eh, and guess what? Natatanggalan ni Wendell ang pagyayosin niya because I asked him to. Sabi ko, pero hindi na ako naghintay ng reply dahil kailangan ko na rin umuwi ng bahay ng tita ko. Kaya lang sa pagdaan pa ng mga araw kapuso, hindi ko lubos akalain na mahuhulog pala ako kay Omar, na kapatid ni Wendell. May isang hapon na text ako ng text kay Wendell pero hindi siya nagre-reply. May project kasi kami noon pero individual at worried ako kay Wendell kasi feeling ko hindi siya nakagawa ng project niya. E deadline na kinabukasan.
At dahil hindi ko siya makontak ay nag-decide akong magpunta sa bahay nila. As usual, ang daming boarders sa Saras kaya tumuloy na lang ako sa kwarto ni Wendell. Agad kong naramdaman na nandoon siya dahil bahagyang nakaawang ang pintuan ng silid niya. Pero nung malapit na ako ay nakarinig ako ng boses ng babae sa loob at para silang nag-aaway. Paano naman ako, Wendell? Basta-basta mo na lang ba akong itatapon? Ganito ang dinig na dinig kong sabi ng umiiyak na babae sa loob ng kwarto ni Wendell. Hindi na nga kita mahal, Irene. Eh. Hindi mo ba gets yun? Ganito naman ang sagot ni Wendell. Nagtiwala ako sa'yo, Wendell. Lahat binigay ko, tapos ganito lang ang gagawin mo. Umalis ka na pwede? Sagot ni Wendell. Paano pag nabuntis ako, Wendell? Hindi pa ako dinanatdan hanggang ngayon. Sagot ng babae. Doon ay nakadama ako ng takot at bigla na lang tumulo ang luha ko. Nang maramdaman kong may paparating mula sa Salas ay patakbo akong lumabas sa pasilyo sa bandang kaliwa. Itunulak ko ang pinto at tumambad sa akin ang isang garden na may bubong. Napaupo ako sa kahoy na upuan doon at doon ako umiyak ng umiyak. Nang maramdaman kong may tao pala sa gilid. At nagulat ako nang makita ko ang gwapong mukha ni Omar. Nakaupo siya noon sa harap ng malaking mesa na puno ng kung ano-anong mga bagay. Pintura, gitara, maraming brush at kung ano-ano pa. LQ? Tanong niyang nakangiti. Pero hindi ako sumagot. I'm sorry sa pagsisinungaling ko sa'yo. Sabi niya. Tinitigan ko siya. Noon ay nagsisimula na siyang magpinta. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Nasa pagpipinta niya nakatoon ang mga mata ko noon pero nagulat ako noong mapagmasdan ko siya. Napatigil ako sabay tingin sa mukha niya. Nakangiti siya noon at ang sabi niya sa akin, iyan ang dahilan kung bakit nagsinungaling ako. Sinabi kong nasa ibang bansa ako kahit na ang totoo, nandito lang ako. At dito lang ako, Lily. Atrium ang tawag ni Omar sa kanyang lugar. Para kasi itong atrium dahil may kudradong butas sa itaas sa bubong, bukas ito at katapat ng lupa na puno naman ng maliliit na bato at ang mga halaman din ay nandoon. Sa tatlong gilid ng atrium ay mga working table ni Omar para sa iba't ibang uri na kanyang artworks, painting, pot making, t-shirt printing. Atrium for arts, kaya niya ito tinawag na atrium. Mabait at masayang kausap si Omar. Nakakaadik pagmasdan ang kanyang napakagwapong mukha at aminado akong nalibang akong kasama siya kahit nung mga oras na yon ay may dinaramdamang puso ko dahil sa pagkakatuklas ko sa panluloko sa akin ni Wendell. Ang sabi sa akin ni Omar, mahal ka ng kapatid ko, pero talagang marami siyang problema sa mga babae. Pakiusap lang, Lily. Huwag mong biglain ang utol ko. Pakiusap. Mas mabuting magkunwari ka na lang muna na wala kang nakita
wala kang narinig dahil alam ko namang sinusolusyonan niya na ang problema niya. Pagkatapos nun, ay sayo na niya na ibubuhos ang lahat ng panahon at pagmamahal niya. Sa bagay, narinig kong pinakikiusapan niya yung babae na lubayan na siya nito. Sabi ko nga Lily, gumagawa ng paraan si Wendell para maayos ang problema niya, kaya sana huwag mo siyang i-pressure dahil kilala ko ang kapatid ko. Mahina yan sa pressure. Kapag nagipit yan sa sitwasyon, bigla na lang yan bibitaw at bahala na si Batman. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko. Kahit mahal ka niya, Lily, kapag ginipit mo siya, bibitawan ka niya. Napalunok ako sa sinabing yun ni Omar. Kaya pakiusap, Lily. Huwag mong i-pressure ang kapatid ko. And again, I'm telling you, gumagawa yun ng paraan para maayos ang problema nyo. Unang pagkakataong makita at makasama ko si Omar at hindi ko maiwasang lagi siyang maisip. Laman sa lagi ng isipan ko at madalas ay parang may humihila sa akin para puntahan siya. Walang ibang dahilan kung bakit gusto ko siyang puntahan ay madaling ipaliwanag. Namamangha ako sa mga artistic works niya at inborn artist din ako kaya't gusto ko siyang mapanood sa mga ginagawa niya. Napakarami niyang alam gawin. May mga sculpture siya, gumagawa pa siya ng mga pots, mga figurine, nagpiprint ng mga t-shirt, paintings, charcoal, oil painting, at higit sa lahat. Hangang-hanga ako sa husay niyang mag-airbrush print painting. Makalat ang artrium ni Omar pero nauunawahan ko. Sa isang parte ng dingding malapit sa pinto ng kwarto niya, nakasabit ang dalawang musical instrument, gitara at violin. Tumutugtog ka rin? Tanong ko noon. Sandali niyang sinulya pa ng mga instrumento sa dingding. Magaling ako. Nakangiting sabi niya tsaka kumilos upang kunin ang dalawang instrumento. Gusto mo sample? Tanong niya. Pero hindi niya nahinintay ang sagot ko. Kusa siyang tumugtog ng violin. Masarap sa tenga kung minsan nakakapangilabot. Nag-beep ang cellphone ko, binasa ko ang message. Galing kay Rona, nakababatang kapatid ko. Malungkot ang message ng kapatid ko. Naboboring na daw siya sa buhay niya. Wala na daw yatang pag-asang matupad niya ang mga pangarap niyang maging abogada. Naawa ako sa kapatid ko dahil nahinto rin siya ng pag-aaral. Fourth year high school na sana. Kaso wala akong magawa. Napaluha lang ako dahil sa lungkot ng tugtog ni Omar sa violin. At sa lungkot ng buhay nang aming pamilya noon kapuso, kaya masyado akong naging emotional. Lumuha ako pero hindi ko ipinakita kay Omar dahil ayaw kong mawala siya sa konsentrasyon sa pagtutugtog ng kanyang violin. Thank you.
nakahanga-hanga si Omar. Isa siyang anghel sa aking paningin dahil sa makinis niyang kutis, maamong mukha, mahabang buhok, na karaniwan lang talaga sa mga artist. Maliban dito, matalino siya, magaling magsalita, malalim mag-isip. At dahil sa matalino siyang kausap, alam kong malalim ang pinagkukunan niya at sinunod ko ang payo niyang huwag ko munang komprontahin ang kapatid niya. Nagkunwari ako kay Wendell na hindi ko bistado ang isang babae niya, pero hindi ko rin mapigilan ang sarili kong bumaba ang pagtingin at mawalan ako ng tiwala kay Wendell. Sa totoo lang tuwing magkasama kami ni Wendell, gusto ko siyang sampalin o sigawan pero nagtitimpi lang ako. Nagulat lang si Wendell nung kumustahin ko ang Kuya Omar niya. Sinabi ko lang na na-meet ko na si Omar at na-enjoy ko ang panonood sa mga ginagawa niya dahil ang totoong pangarap ko sa buhay ay maging isang artist, hindi ang maging isang nurse. Kaya nung sumama ulit ako kay Wendell sa bahay nila, casual na lang ako nagpaalam sa kanya na puntahan ko ang kuya niya. Si Omar naman, kay sarap ng ngiti kapag nasa lugar niya ako. Nung araw na yon, may pinipintahan siyang casing ng mga scooter. Airbrush ang gamit niya at Incredible Hawk ang design. Ang sarap ng pakiramdam ko puso kahit nanonood lang ako. Ramdam ko yung saya kasi ganun din ang gusto kong gawin. Okay lang ba dyan? Baka mahulog yung laway mo, biro sa akin ni Omar. Ang galing mo, Omar, sagot ko. I can feel. Gustong-gusto mo ang ginagawa ko. I think you want to give it a try? Sabi niya sabay abot sa akin ng airbrush. Ay, hindi, Omar. Baka masira ko lang yung ginagawa mo. Okay, pero meron pa akong isang airbrush at compressor dyan, oh. Maglaro ka, pag-aralan mo lang. Talaga? Oh, there, oh. Turo niyo sa akin ang isang compressor at set ng lumang airbrush. Ikaw nang bahala dyan, ha. I-explore mo na lang. That is the best way to learn. Do it yourself, sabi pa niya. Mahusay talagang mag-English si Omar. Matalino talaga pero sayang lang dahil hindi niya natapos ang pag-aaral niya. Dahil sa matinding biro ng pagkakantaon sa buhay niya noon. Noon nga ay pinakialaman ko ang airbrush niya at nawili ako kapuso. Alam mo yung parang hindi mo namamalayan ang oras dahil gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Napalingon lang ako kay Omar nang marinig ko ang tugtog ng gitara. Nakangiti siya noon habang nakatingin sa akin. Sabi niya, para sa akin daw, yung pagtugtog niya ng gitara. Nakangiti naman ako noon, kapuso. At lalo pa akong nakaramdam ng saya dahil sa malamyos na pagtugtog niya ng gitara. Masarap sa dibdib ang lambing ng tugtog niya. Instrumental, nakakaalis talaga ng nagsama ng loob.
Noong araw na yun na pinakialaman ko nga ang lumang airbrush niya, ay nagpaint din ako habang tinutugtugan ako ni Omar ng gitara. Mukha ni Naruto ang in-airbrush ko. Malapit ko nang mabuo nang dumating si Wendell. Kaya naman pala hindi ka na lumabas dito eh. Nakikialam ka na. Nakatawang sabi ni Wendell sa akin. May artistic talent ang girlfriend mo, tol. Kailangan lang ma-develop. Sabad ni Omar. Okay, good luck. At mabuti naman para may bago kang best friend, kuya. Sabi ni Wendell. Sa tingin ko nga, magkakasundo kami ni Lily eh. Sagot ni Omar. Nagpaalam si Wendell noon, may pupuntahan daw siya. At hindi niya na ako isinama. Humalik siya sa pisngi ko bago siya umalis and I felt good dahil gusto ko talagang umalis. Gusto ko talaga siyang umalis. Kahit saan siya magpunta, wala akong pakialam. Kahit mambabae siya ng ilan, I don't care. Dahil may bago na akong mahal. Ang magpinta. Ewan ko kung mauunawaan nyo ako sa puntong ito pero ang makahawak ng pinta, brush o paintbrush. Ang magmix ng mga kulay ay isang bagay na sobrang nagpapaligaya sa akin. Ang mag-imagine ng ipipinta ko, yun ang aking hininga. Nung araw na yun na makahawak ako ng airbrush, pakiramdam ko, matagal akong nakulong sa Bartolina at bigla akong nakalaya at parang kaagad akong nakakain ng masarap na ice cream. Ganun ang pakiramdam. Ang nursing ay bilangguan para sa akin. Ang fine arts, ito ang malayang mundo. Pero ang hindi ko inaasahan sa pagdaan pa ng mga araw, kapuso, magigising na lang ako isang umaga na pati si Wendell ay bilangguan na rin para sa akin. At ang kapatid niyang si Omar, ang aking bagong mundo. Mas masaya at mas mahal kong mundo. Pagkakataong kailangan ko mag-review dahil exams namin pero naroon ako sa Artrium ni Omar. Doon ako nagre-review, siya naman ay nagtatrabaho lang. Hindi rin siya nag-iingay kapag nagre-review ako. Kaya lang hindi ko maiwasan ng titigan ang napakagwapo niyang mukha habang abala siya sa mga ginagawa niya. Long hair si Omar at madalas nakatali ang mahaba niyang buhok at sa amo ng kanyang mukha kung minsan ay parang babae ang tingin ko sa kanya. Parang Maha Salvador na naka-side view. May mga pagkakataong gusto ko siyang lapitan at haggan, yakapin, pero natural, hindi ko yan ginagawa dahil kapatid niya ang boyfriend ko at wala ding kaalam-alam si Omar tungkol sa lihim kong pag-ibig para sa kanya, na alam kong kahit sinong tumingin ay sasabihin nilang hindi tama. Noong una kong maramdaman ang pag-ibig na ito kay Omar, hindi ko rin ito ginusto. Sinikap kong burahin ang idea na umiibig ako sa kanya pero hindi ko nagawa. Kahit nasa mga abalang lugar ako, like party, barkada, naiisip ko pa rin si Omar at namamalayan ko na lang sarili kong papunta na sa kanya. At si Wendell isang araw, nakahalata na.
Parang wala nang nangyayari, Lily, ah. Sabi niya. Na ano? Nandyan ka. Magkasama tayo almost every single day. Pero parang hindi mo ako nararamdaman. Lily, mahal mo ba talaga ako? Tanong ni Wendell sa akin. Tinitigan ko siya sa mga mata. Casual. Hindi na. Siya ang nagsabi nito dahil hindi ako umimik. Dahil ayaw kong magsabi ng totoo. Tumawa siya. Ano ba ito, Lily? Ano ako sa'yo? Dekorasyon? Noon ko palang inalis ang tingin ko sa kanya, pero muli siyang nagsalita. Please be honest with me, Lily. Tell me the truth. Do you still want me around? Noon ay muli ko siyang hinarap. Buntis na ba si Irene? Ganito ang lumabas sa bibig ko. Kita ko kung paano siya nagulat, pero nagulat din ako sa sagot niya. Oo. Pero hindi ko sure kung ako ang ama, sagot niya. Ang kalooban ko noon ay gustong magwala dahil sa pag-amin niya, pero sinikap kong kumalma. DNA? Sagot ko. Buntis pa lang siya at mahal ang magpa-DNA, sagot niya. And Lily, this is not about Irene. This is about me and you. It's because of Irene kung bakit lumayo ang loob ko sa'yo, Wendell, sagot ko. Sino nagsabi sa'yo ng tungkol kay Irene? Si Kuya Omar ba? Hindi. Natuklasan ko mismo nung time na dumating ako pero narinig kong nag-uusap kayo. Ipinagtatabuyan mo siya. Tumay shock na paiyak ako. Tumakbo ako palayo ng pinto ng kwarto mo because I want to hide my crying at napadpad ako sa atrium ng kuya mo. And si Omar ang nagsabing huwag muna kitang kumprontahin dahil gumagawa ka daw ng paraan para maayos ang problema. Kaya hindi kita kinonfront noon, Wendell. Pero I hated myself for not trying to understand you and not being able to bring back the love I used to feel for you. I wanted to blame myself. But please don't be happy with it, Wendell, because if there's anyone who should be blamed, ikaw yun. Tama, Lily. Ako ang dapat sisipin, pero how could you hide that hatred from me for that long, long time? There is no hatred for you, Wendell. I have forgiven you, and I am just being friendly. Friendly? You've been treating me like a friend? Tinitigan ko lang siya. Galit siya noon, pero kumalma ako. Okay, Lily. So are we friends now? Siguro, mas mabuti na yun kaysa maging magkaaway tayo, Wendell, sabi ko. Tumalikod siya sa akin at parang nag-isip ng ilang sandali, tsaka humarap sa akin at nagtanong. Si Kuya Omar, friend mo rin ba? Madiing tanong niya tsaka matalim ang titig sa akin. Hindi ko na kayang salubungin ang mga mata ni Wendell noon. Tumalim ang tingin niya sa akin bago nagsalita. Lily, binabalaan kita. Huwag mong saktan ang kuya ko. At bakit ko siya sasaktan, Wendell? Mahal ko siya. Sasaktan mo siya. Hindi ko nga sasaktan dahil mahal ko siya. Yang pagmamahal na yan ang magpapasakit sa kuya ko. So leave him alone, Lily. Leave my kuya. Hirap ang ginawa kong pagpasok sa buhay ni Omar dahil pati siya, sarado siya sa usaping magkakaroon kami ng relasyon. 3 days matapos kaming mag-break ni Wendell, ay pinuntahan ko si Omar. Pero hindi na siya nakangiti sa akin. Feeling ko, hindi na ako welcome sa atrium niya. May kasalanan ba ako? Mahinang tanong ko habang nagka-cut siya ng stencil para sa letterings na gagamitin niya para sa t-shirt printing. Nung sumagot siya, ang sabi niya, kung meron man, Lily, sinadya mo ba? Hindi, Omar.
hindi ko sinadya. Artist ka rin, Lily. Magaling ka nang mag-airbrush eh. And as an artist, I know na seryoso ka sa feelings mo. But being serious is too different from being honest. So I should ask you, like what Wendell told me, Lily, do you honestly love me? Nakatutok ang mga mata ni Omar noon sa mga mata ko na kaagad ding nalabo dahil sa pagbukal ng mga luha. Masakit ba, Lily? Masakit akong sabihan ng I love you kasi kumukontra ang isip. I somehow know na your heart speaks for love towards me. At hindi naman ikaw ang kauna-unahang babaeng nakadama ng pag-ibig para sa akin. Unfortunately, hindi lang kasi puso ang magpapasya, di ba, Lily? Kung siguro puro puso na lang, magiging maligaya sana tayo. At magsasama tayo. Tatanggapin mo ako ng walang pag-aalinlangan. Mahal kita, Omar. I honestly do, sabi ko. Natigilan siya at muling tumitig sa akin, tsaka yumuko din muling tumitig sa akin. Okay, I'll be easy on you, kagaya ng ginawa mo kay Wendell noon. Hindi mo siya binigla, and it worked out well, di ba? Hindi na pressure ang kapatid ko at yung paghihiwalay ninyo ay naging madali. Ako naman, hindi kita bibiglain sa pagsasabing hindi tayo pwede. Pagbigyan natin mga puso natin, Lily. Love me. Because I love you too. But this is not going to last. Much more that this is not going to be forever. Bakit hindi? Tanong ko. Kung sakaling hindi mo pa alam ngayon, Lily, sooner or later, mararamdaman mo rin na talagang hindi tayo pwede. Now, do you want to kiss me? Tanong niya. Hindi na ako sumagot dahil inilapit ko na ang mga labi ko. Sa labi ni Omar, and God knows kung gaano kabilis ang pagpintig ng puso ko nung sandaling magkalapit ang mga labi namin. For me, that simple kiss was heaven. Heaven because I truly loved that person I was kissing. Magiging mahirap para kay Wendell na kapatid na niya ang boyfriend ko, pero hindi ko siya nakitaan ng pagsama ng ugali o kaya ay pag-iwas sa akin. Casual niyang tinanggap na kami na ng kuya niya at hindi rin ako nasaktan nung madalas ko na ring makita si Irene sa bahay nila, lalo na sa kwarto ni Wendell. Well, nasilip ko lang si Irene kapag napapadaan ako papuntang atrium kasi wala namang ibang daan kundi sa harap ng kwarto ni Wendell. Nung una, pansin kong asiwa ang tingin sa akin ni Irene, pero there was a time na kasalubong ko siya at gumanti siya ng smile sa ngiti ko.
And from that moment on, I knew na okay na kami. Okay na ang lahat sa bago kong love life, pero hindi okay sa iba pang bagay, lalo na sa family ko at sa pag-aaral ko. Nag-graduate ng high school si Blessy, na kapatid ko. Third year na ako noon sa nursing. Si Blessy ay younger sister ko. Nung pasukan, umiiyak siyang tumawag sa akin dahil hindi raw siya pag-aaralin. Nagtaka ako kasi all I thought ay tumutulong sa kanila si Kuya Marshall na panganay namin, pero hindi na raw dahil makasarili na daw ang napangasawa niya. Noon ay tinawagan ko si Kuya Marshall. Nandito na siya noon sa Pilipinas pero doon sa place ng napangasawa niya sa Bataan. Nakausap ko si Kuya pero umiiyak lang ako. Pero umiyak lang ako dahil sa sama ng loob matapos namin mag-usap. Nagpapatayo daw sila ng bahay. Tsaka na lang daw mag-aral si Blessy. Ang sabi ko kay Kuya, di ba pinangako mo noon na tutulong ka? Pero ang sagot niya, may asawa na ako, Lily. Nung binata pa ako pwede, pero hindi na ngayon. May pamilya na ako. Pero paano naman yung dalawang kapatid pa natin? Kuya, ikaw ang panganay. Dapat alam mong may obligasyon ka sa kanila. Teka nga, Lily. Sino ka ba para bigyan ako ng obligasyon? Kung gusto ko silang pag-aralin, pag-aaralin. Kung gusto mo silang pag-aralin, pag-aralin mo sila. Pero kung ako ang asahan nila, sorry na lang. Wala silang maaasahan sa akin. Dahil sa matinding sama ng loob ko kay Kuya Marshall, ay isinumbong ko siya kay Tita Vic na siyang nagpaaral sa kanya at siya ding nagpapaaral sa akin noon. Pero iba ang balandra sa akin ni Tita Vic. Supalpal ako noon sa kanya dahil ang sabi niya, wala na akong pakialam sa kuya mo, Lily. Napagtapos ko na siya at bahala na siya sa buhay niya. Sa iyo ako may pakaalam dahil kasalukuyan pa akong gumagastos ng hindi birong halaga ng pera sa iyo at nabubwisit ako sa mga grades mong dumarating sa akin. Medyo napatras ako noong biglang tumayo si Tita at akala ko'y pagbubuhatan niya na ako ng kamay, ngunit binuksan niya ang drawer ng cabinet at ibinato niya sa akin ang isang sobre. Sumambulat ang mga class cards ko, nagkalat ito sa mga sahig. Napakamahal ng tuition fee mo, Lily. Tapos yan, yung mga grades na yan ang isusukli mo sa akin? Sorry po, Tita. Ito na lang noon kapuso ang nasabi ko, pero... Huwag kang mag-sorry, Lily. Akong magsasorry sa'yo dahil hindi ka muna mag-aaral ngayon. Isang taon kang maghihinto. Magkakatulong ka muna dito sa bahay para maranasan mo ang hirap ng hindi nag-aaral. Wala akong nagawa sa desisyong yun ni Tita Vicky kahit masakit sa akin dahil 22 years old na ako noon kapuso, pero maghihinto pa ako kaya pagbalik ko sa susunod na taon, 23 na ako pero 4th year pa lang ako. Yun ay kung totoong pag-aaralin niya ulit ako pagkatapos kong maghinto ng isang taon. Sumama din ang loob ko nung mabalitaan kong namasukan na lang bilang sales lady sa dry goods sa palengke sa amin ang kapatid kong si Blessy. Si Rona nasa bahay lang at si Monique naman na bunso namin ay first year pa lang noon sa high school at sobrang sumasama ang loob ko kapag naaalala ko si Kuya Marshall.
Alam kong masama ang maghangad ng masama sa kapwa, lalo na kapatid ko pa. Pero hindi ko naiwasang isumpa si Kuya at ang asawa niyang si Ate Madel. Lahat ng sama ng loob ko, malaya kong nailalahad kay Omar, pero hindi niya gusto ang ginawa kong pagsumpa sa kapatid ko. Pinagsabihan niya ako na mali ang ginawa ko. Huwag ko raw isumpa ang kapatid ko. Alam kong apektado rin si Omar sa bawat pag-iyak ko noon kapag napag-uusapan namin ng mga kapatid ko, pero alam kong wala din siyang magawa kundi ang maawa lang sa akin. Malaya kasi akong nakakaalis ng bahay ni Tita kapag pumapasok na siya sa office niya. Mayroon sa noong itinatayong lending investment na siya niyang pinagkakaabalahan noon. Kapag wala siya, umaalis naman ako kapag tapos ko na mga nakatokang trabaho sa akin sa bahay. May dalawang katulong pa naman noon, kaya lang si Tita Vicky mo ang nag-assign sa akin sa pag-aalaga ng mga halaman niya at paglilinis sa kwarto niya. Ang maganda lang nung nahinto ako ay lalo akong nagkaroon ng maraming pagkakataon para matutunan ko ang mga gawain ni Omar, lalo na ang airbrush painting na siyang pinakagusto kong gawin. Kumita na nga rin ako noon dahil malaki ang naitutulong ko kay Omar. Nakatapos ako ng dalawang scooter at dalawang gitara at natuwa nga daw ang mga nagpagawa, lalo na't yung isang gitara ay babae ang may-ari. Mukha ni Miley Cyrus ang ipinapinta niya sa kanyang gitara at kuhang-kuha ko naman ang pagkaka-airbrush ng mukha ni Miley. 2,000 piso ang ibinigay ng babae. Tip pa lang yon. At noong araw na yon, ibinigay sa akin ni Omar ang pera. Niyaya ko siya. Saan? Tanong niya. Kain tayo sa labas. Treat kita, sabi ko. Weh, hindi nga. Sabi niyang iba ang titig sa akin. Halika na, sabi ko. Matagal akong maligo, sagot niya. Di ba ka na maligo? Ganyan ka na, sabi ko. Puro pinta ako eh, tsaka ang baho ko, sabi niya. Ayos lang yan. Artist ka eh, sabi ko, tsaka ako siya hinila. Hindi na siya umimik pero nakita kong may saya sa mga mata ni Omar kapag napapatingin siya sa akin. At nung nasa restaurant na kami at naghihintay na ng order namin, nakatitig siya sa akin. O bakit? Tanong ko. Wala. Nice answer. Sagot ko pero lalo siyang sumeryoso. Hanggang sa mapansin kong parang may babalong na luha mula sa mata niya. Iiyak na sana kung hindi lang dumating ang waiter na naghatid ng order namin. Ako man, naiiyak na noon dahil alam kong mahal na mahal ko na si Omar pero hanggang noon ay hindi ko rin tiyak. Hindi ko sure kung tama o mali ang mahalin ko siya kahit nagsusumigaw ang puso ko na dahil sa tindi ng pag-ibig ko para sa kanya. Uwi namin nung araw na yon ay nadatnan namin si Wendell sa atrium. Kay sarap ng paghit-hit buga niya ng kanyang sigarilyo. Bahagya akong nalungkot dahil bumalik na naman siya sa pagyoyosi. Nagulat siya actually nung ibukas ko ang pinto para makapasok kami ni Omar. Ay sorry, dito na ako nag-smoke, sabi niya. Ibinalik mo pala, sabi ko. Iba ang sagot niya. Mukhang nag-enjoy kayo sa labas ha. Di ba lang kayo nagsama? Nakatawang sabi niya.
Wendell, cancer sa baga ang ikinamatay ng papa ko. Yan ang dahilan ko bakit pilit kitang pinatigil noon sa paninigarilyo. Pero binalik mo rin pala. Medyo malakas at madiin ang pagkakasabi ko nito. Sandali akong tinitigan ni Wendell bago siya walang imik na umalis. Natinag lang ako nang marinig kong magsalita si Omar. Mahal mo pa rin ba ang utol ko? Magiging bayaw ko siya, Omar. Magiging kapamilya ko siya. At ayaw ko na isa pang miyembro ng pamilya ko ang magkakasakit dahil sa paninigarilyo. Iba ang titig sa akin ni Omar noon. At muli ay basa ang mga mata niya na parang iiyak. Mahal kita, Omar. Ikaw lang ang lalaking minahal ko ng ganito. Sabi ko nung katabi ko na siya at dinidikit ko ang ulo ko sa ulo niya. Alam ko yan. Pero may pamilya ka pa na nangangailangan ng tulong mo. Huwag ka nang mag-nursing, Lily. Hindi ka naman masaya. Sabi niya sabay bukas ang laptop niya. Binuksan niya ang Google tsaka naghanap ng picture ni Pamela Anderson. May papagawa ako sa'yo. Mukha ni Pamela Anderson. I-airbrush mo sa electric guitar. Sure, sagot ko tsaka ako namili ng mukha ni Pamela Anderson sa internet. Kailan ka magsisimula? Tanong niya. Bukas na lang kasi kailangan ka nang umuwi. Sabi ko sabay lapit kay Omar upang hagkan siya sa mga labi niya. Gaya ng dati gustong gusto kong halikan si Omar, gusto kong matangay kami sa mas malalim pang level ng romansa. Ngunit alam kong hindi pwede. Hindi pa pwede. Nakangiti akong kumaway sa kanya bago ako lumabas ng pinto ng atrium pero walang ngiti si Omar. Malamlam ang mga mata niya na parabang kailalim ng iniisip niya. Maaga akong dumating sa atrium kinabukasan. Nagtaka ako din napakalinis ang isang parte ng working area at mayroon pang nakaset up na camera. Nakatutok sa electric guitar na pipintahan ko gamit ang airbrush. Souvenir, sabi niyang nahangiti. Noon nga'y nagsimula na akong mag-airbrush ng mukha ni Pamela Anderson sa electric guitar. Si Omar naman, matapos akong bilinin na huwag kong tatakpan ng camera, ay inasikaso naman niya ang project niyang malaking figurine ng berdeng palaka. Ipipaint brush din niya yon pagkatapos. Naghatid si Wendell ng pagkain namin ni Omar nung tanghalian na. Lunch for the great artist, sabi lang niya tsaka umalis din matapos iwanan ng pagkain namin. Noon ay nagsalo kaming kumain ni Omar at iyon, isa yun sa mga gustong gusto ko. Lalo na kapag sinusubuan ko si Omar. Ang gaganda ng ngipin ni Omar, pati ang mga labi niyang natural na pinkish, at parang kahit minsan ay hindi pa nasayaran ng sigarilyo. Alis na lang kaya ako kay tita. Mag-live-in na lang tayo. Biglang nasabi ko. Sige, mabilis siyang sagot. Talaga? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Hindi rin lumangon man lang. Ayaw mo ko, no? Tanong ko pero hindi pa rin siya sumagot. Matalino ka naman, Omar. Malalim kang mag-isip. At siguro, hindi ko na kailangan ipaliwanag sa'yo kung bakit mahal kita. Seryosong sabi ko. Hindi kasi na ipapalawanag kung bakit mahal mo ang isang tao, Lily.
Pero tanungin mo si God. Tanungin mo siya. Bakit binigyan ka pa ng utak? Kung lagi naman itong kinukontra ang sinasabi ng puso mo. Hindi kumukontra ang isip ko sa sinasabi ng puso ko, Omar. Mahal talaga kita. No matter what. Nice. Ganito ang narinig kong sagot niya. Nice. Very nice. Sabi niya. Natawa ako. Tawa na may kasamang inis. Pero kasunod nun ay napaiyak na ako. Hanggang sa humahagulgul na ako, pero pinanood lang ako ni Omar. Noong matapos akong umiyak ay nagsalita siya. Yan ba ang sinasabi mong hindi kumukontra ang isip mo sa sinasabi ng puso mo? Sigaw yun, pero may pagtutol ang isip ko kahit papano. Kaso napatunayan kong sobra ko siyang mahal nang malaman ni tita na umaalis pala ako kapag wala siya at pinagbawalan niya na akong lumabas kahit hindi ko na o kaya't hindi ko na nakakasama at nakikita si Omar. Sa text na lang kami nakakapag-usap. Mahigit 3 linggo yun na hindi ko nakita si Omar. May mga pagkakataong tumatawag siya upang iparinig niya sa akin sa cellphone ang pagtugtog niya ng violin at gitara. Sinasabi niya na lagi o sinasabi niya lagi na pagdating daw ng araw, mamimiss ko ang pagtugtog niya. Sabi ko naman, ngayon pa nga lang namimiss ko na Omar. Omar, sana makagawa tayo ng paraan para hindi na tayo magkalayo ulit. Nasasaktan na ako na magkalayo tayo. Umiiyak na sabi ko, pero ang sagot niya, masasanay ka rin, Lily. Lahat ng bagay, nakakasanayan. Pero ayaw kong masanay na malayo ka sa akin. Ayaw kong masanay na hindi kita nakikita. Narinig ko noon ang mahinang pagtawa ni Omar at alam kong sobra akong nagiging emotional noon. Dahil sobra-sobra ko na siyang namimiss. Siya lang kasi ang nakakapagpagaan sa kalooban ko dahil walang tigil. Dahil sa walang tigil na pagbigat ng mundo ko kapag naalala ko ang mga kapatid kong naghihirap din. Pero nung araw na yon na dumating si Wendell sa bahay, alam kong hindi ko na kayang tiisin ang sobrang pagkasabik ko kay Omar. Ang sabi sa akin ni Wendell, nandito ako para kidnapin ka. May pag-uusapan kayo ni Kuya, sabi niya. Sabay hila sa akin kaya kahit na nakapambahay ako ay hindi niya ako binigyan ng pagkakataong makapagbihis. Sa malabis kong pagkasabik kay Omar ay umangkas nga ako sa scooter ni Wendell. Pagdating namin sa atrium ni Omar, ay napansin kong maayos na maayos ang lugar. Walang kalat sa gitna. Walang kalat at sa gitna ay may maliit na mesang puno ng pagkain at isang bote ng champagne. Bakit to? Hindi ba naman birthday ah? Mansari ba natin? Tanong ko. Pero ang sagot sa akin ni Omar, despedida mo. Ha? Despedida? Ulit kong tanong. Passport na lang ang kailangan mo. Madali lang yun. For the meantime, mag-celebrate tayo, sabi niya. Noong lingunin ko si Wendell ay nakangiti ito at nung muli akong tumingin kay Omar ay nagsalita siya. Dumating na ang visa mo kahapon. Matutulungan mo ng mga kapatid mo, Lily. Sabi niyang walang ngiti pero noon ay naguguluhan pa ako pero sa likod ng kaguluhan ng isip ko ay nakadama ako ng sakit sa dibdib ko sa idea ang gusto ni Omar na magkalayo kami. Anong dispedida, anong visa, anong passport? Ito ang mga tanong sa isip ko. Natulala ako, naguluhan, pero nakita kong dinampot ni Omar ang kanyang gitara.
at bago siya tumugtog ay nagsalita siya. At ang sabi niya, pumunta ka sa America, Lily. Doon, matutupad ang lahat ng pangarap mo. All your dreams that your heart makes. Nagplano para sa akin si Omar na wala akong kaalam-alam. At nasunod ang plano niya. Sa totoo lang, gusto ko na rin yun dahil malaking pagkakataon talaga yun. Hindi lang para matulungan ko ang kapatid ko, kundi upang maiahon sa hirap ang buong pamilya ko. Pero masakit ang ginawa ni Omar. Nung mga huling araw ko sa Maynila ay nagtago siya. Wala siya sa kanila at si Wendell ay kasabwat niya sa pagtatago niya. Wala akong idea kung saan siya nagpunta o kung saan siya itinago ni Wendell. Si Omar ang gumawa ng paraan para makapunta ako dito. May kaibigan siya sa internet na may-ari ng shop ng Airbrush Arts. Siya si Caleb, isang Amerikano. Nagkakilala sila sa internet dahil sa isang forum ng Airbrush Artworks. Humanga si Caleb sa galing ni Omar noon para siya nito iniimbitang magtrabaho sa kanya dito sa California, pero ayaw ni Omar. Hindi siya pwede. Noong kinuhanan ako ng video ni Omar habang nag-airbrush ako ng picture ni Pamela Anderson, sabi niya souvenir lang daw. Yan pula ipinadala niya kay Caleb ang video at ako ang in-apply niya dito. Pumasa ako kay Caleb kahit inasikaso ni Caleb ang papers ko at nagpadala pa siya ng pera kay Omar para may magamit ako sa pagpunta ko dito. Malaki ang shop ni Caleb. Marami siyang kontratang trabahong pipintahan gamit ang airbrush. Mga eskotse, sports car, mamahaling motorsiklo, may hammer pa, at mga electric at acoustic guitars. Panglima ako sa mga airbrush artist ni Caleb, pero ako lang ang babae. May isang bakla, si Johan. Nahihiya ako nung una kasi magagaling talaga sila pero mabait at maunawain si Caleb. Nung pangatlong gabi ko dito, tinatawagan ko si Omar sa cellphone niya, pero hindi ito nagri-ring. Nung madaling araw na, tumawag ulit ako. Nakausap ko siya, pero ang sabi niya, huling usap na lang daw namin yon. Bakit? Tanong ko. Ang sagot niya sa akin, you need to have a normal life. A happy life, just the way I planned it. Ganito ang sagot niya. Salamat sa plano mo para sa buhay ko, Omar. Pero kasama kita sa lahat ng ito. Huwag mo akong dosain ng ganito dahil wala naman akong kasalanan sa iyo, Omar. Pinagtaguan mo pa ako bago ako umalis. Bakit ganun ka? Umiiyak na sabi ko, pero ang sagot niya, alam kong hindi mo ako makakalimutan, Lily, pero gusto kong burahin mo ako sa puso mo. Magmahal ka ng iba. Yung lalaki na kaya kang alagaan. Omar, ikaw ang mahal ko. At bakit pagkatapos mo akong tulungan, gusto mong burahin kita sa puso ko? Bakit, Omar? Dahil mahal kita. At gusto kong normal ang lalaking mapapangasamo. Yung kaya kang alagaan, kaya kang ipagtanggol. Hindi kagaya kong walang silbi.
Omar, hindi totoo yan. Hindi totoo wala kang si Dwi dahil para sa akin, Lily, tama na. Huwag mo nang ipilit dahil wala ding mangyayari. Kung mahal mo talaga ako, sundin mo na lang ang gusto kong mangyari. Mag-asawa ka ng isang lalaking normal. Lalaking mabait. Mahal na mahal ka. Kapag nagawa mo ito, para mo na rin nasuklian ang pagmamahal ko sa'yo. Pero Omar, alam kong masakit, Lily. Alam kong masakit, pero kaya natin to. Good luck. April 2003 daw, nung maaksidente sa motorsiklo si Omar. Third year college siya noon. Sumalpok siya sa isang closed van na bigla na lang sumulpot sa kanto habang mabilis ang kanyang takbo. Nagkamalay daw siya. Nasa ospital na siya. At wala na siyang mga paa. Wala na daw hihirap pa kaysa sa pagtanggap ng kapalaran niyang yun. Kaya ang tingin niya sa paglimot namin sa isa't isa ay madali lang. Kasi nga siya nga daw natanggap niya ang pagkawala ng kanyang mga paa. Ano na lang daw naman yung kalimutan mo ang taong mahal mo. Makakasanayan mo din yun. Pero yung araw-araw mo makikita na wala kang mga binte, wala kang mga paa. Kalahati lang ang kita mo, araw-araw mo makikita ay napakahirap daw tanggapin at kasanayan, pero nakasanayan niya. Kaya daw madali lang masanay na hindi na kami, na wala na kami. Kaya daw natutong magyose si Wendell ay dahil siya noon ang tagalinis sa mga sugat sa paa ng kuya niya nung ilabas na ito ng ospital. Yun din ang dahilan kung bakit naisipan ni Wendell ang mag-nursing. Walang mga paa si Omar. Halos kalahati lang ang mga hita niya ang natira mula sa pag-amputate ng mga doktor. Buong araw nakasalpak lang siya sa kanyang wheelchair. Sa tulong ng wheelchair, nakakagalaw siya, pero limitado ang pwede niyang puntahan. Ito ang sinasabi niyang dahilan kung bakit hindi ko siya dapat asahang maging asawa ko. Pero mahal ko siya, kaya sa mga lugar na pinupuntahan namin noon, ako ang nagtutulak ng wheelchair niya. Sa shopping mall, sa park, sa restaurant, wala akong pakialam. Dahil mahal na mahal ko siya. Noong tulungan niya ako makapunta dito, inisip kong paraan yun para makapamuhay kaming dalawa ng maginhawa pagdating ng araw. Kaya niya ako pinapunta ng Amerika. Kahit na may kapansanan siya, marami naman kaming pera. Pero nagkamali ako. Dahil hihingiin pala niyang kapalit ay kalimutan ko na siya at mag-asawa ko ng iba. Napakasakit nun sa akin pero wala akong nagawa dahil nung sabihin niyang huling usap na namin yun sa cellphone, tinutuon niyang magpalit ng number kaya't hindi ko na siya muling natawagan. Pati si Wendell tuluyan na rin umuiwas sa akin. Ang laki ng naitulong ni Omar sa akin.
hindi lang pangarap ko ang natupad, kundi ang pangarap ng mga kapatid ko. At dapat lang sanang habang buhay kong pasasalamatan si Omar. Pero anong ginawa niya? Inutusan niya akong layuan at kalimutan siya. Ang bigat sa dibdib at hindi ko alam noon, kapuso kong paano ako papanatag. Dahil sa bawat sandali, sabik na sabik ako kay Omar. Nakilala ko si Steven last February 2010 noong i-deliver ko ang pina-airbrush niyang electric guitar na ireregalo niya sa kapatid niya. Sunflower ang design na pinagawa niya kasi mahilig daw sa sunflower ang kapatid niya. Yun ang first time na makita ko si Steven. Nung matapos ng airbrushing ng gitara, tinatawagan siya ng secretary. Pero hindi raw ito makapunta dahil may sakit daw siya. Kung pwede daw ay deliver na lang. Ewan ko naman kung bakit ako pa ang nagpresentang mag-deliver, kasi in case na hindi siya kontento sa ginawa ko ay pwede namang baguhin. At kailangan kong marinig ang instruction niya kung sakali. Mag-isa si Steven sa apartment niya at kaagad akong nabaitan sa kanya nung una ko pa lang siyang makita. Hindi kasi normal na hospitable ang mga kano. Pero nung hapon yun ay niyaya niya akong magmerienda ng apple pie na siya daw mismo ang gumawa. Siya din ang nagtimpla ng coffee na kapartner ng pie. Hindi kagwapuhan si Steven, pero maganda naman ang pangangatawan. 5'10 ang height niya, kaya't bagay lang kami kasi 5'7 naman ako. Matagal kaming nagkwentuhan nung hapon yun sa kanyang maliit na dining area. Nalaman kong nagtatrabaho siya bilang chief florist o flower arranger sa Mission Hills dito sa San Diego. Nagulat nga lang ako nung malaman kong flower arranger siya eh. Naging taklesa pa nga ako nung bigla kong matanong kung tunay siyang lalaki, kasi nga ganun ang trabaho niya. Pero ang sagot niya, "I can prove that to you, that I'm straight by offering you a wedding ring." "That fast?" sabi ko. Pero ang sagot niya, nung buksan daw niya ang pinto at ako ang nakatayo sa labas, pakiramdam daw niya ay inihatid na ng Diyos ang babaeng makakasama niya habang buhay. Hindi siya nanligaw, pero halos araw-araw mula noon ay tumatawag siya, and at least twice a week, dumarating siya sa CSB na may dalang hindi lang ordinaryong bouquet, kundi napakagandang bouquet. Pero ako, natatanggap ng ganun kagandang bouquet ay nakamaong na jumper na punong-puno ng pintura. Hindi nagtagal ay nahulog na rin ang loob ko kay Steven. Pero hindi pa rin nawawala sa puso ko si Omar. Mula nung magsimula akong maguluhan kung tatanggapin ko na nga sa puso ko si Steven, ay halos araw-araw akong nagbe-message sa mga Facebook ni na Omar at Wendell, pero hindi sila nagre-reply. Dalawang kaibigan ko pa ang inutusan kong pumunta sa bahay ni na Wendell, ngunit hindi na raw sila ang may-ari ng building. Balita nila ay nagpunta na raw sa probinsya si na Wendell at Omar. Hanggang sa nitong February 14, 2011, nagising ako. Napapalibutan ng iba't ibang klase nang mababangong bulaklak ang kama ko. Nakaupo sa tabi ng kama ko si Steven, pero sa halip na batiin ako ng Happy Valentine's Day, ay isang singsing ang kinuha niya sa kanyang bulsa,
sabay sabing, "Lily, will you marry me?" In 2 months, kapuso, ay kakasal na ako. Simpleng kasalan lang. Hindi naman kasi uso ang magagarbong kasalan dito liban lang sa mga celebrities, politicians at mga business icons. Importante ang pera dito, lalo na kapag commoner ka lang. Ready-made lang ang gown ko pero maganda at bagay sa akin. Kung meron man sigurong special sa kasal ko ay ang mga bulaklak na ipapalamuti sa kapilya at saka sa reception. Expected na ito ng sino man sa mga kaibigan namin dahil ang mapapangasawa ko ay isang florist o flower arranger. Siya si Stephen. Sa ngayon ay tapos na ang invitation at nasa punto na ako ng pag-iisip kung sino pa ang gusto at pwede kong imbitahan sa kasal namin. Hindi naman kasi madali ang mag-imbita ng lahat ng kaibigan ko dahil alam kong malabo silang makapunta. Pero kung pwede lang ang mag-imbita, mayroon sanang isang tao na kauna-unahan sa aking listahan. Siya ang taong hindi ko kailanman makakalimutan. Ang taong inibig ko despite of all the differences. Ang taong nagturo sa akin kung paano mabuhay. Ang taong tumupad hindi lang sa pangarap ko, kundi pangarap pa ng mga kapatid ko. Siya si Omar. Ang lalaking nasa puso ko pa rin. Kahit ako ay ikakasal na kay Stephen. Maaring sa darating na araw ay mawawala na ng tuluyan si Omar sa puso ko. Dahil dito na mananahan si Stephen. Pero kahit kailan hindi ko makakalimutan si Omar. Habang buhay ko siyang aalalahanin at pasasalamatan. Samantala si Stephen na isang eksperto sa bulaklak ang nagsabing ang ibig sabihin ng Lily na isa ring uri ng bulaklak ay "It's heavenly to be with you." Ako po si Lily, at yan ang kwento ng buhay at pag-ibig ko.